May nagtanong po sa akin na isang subscriber, si Sir Andres Vargas. Shout out po sa inyo, Sir. Ang tanong niya po ay ganito. Good day, Sir. Gusto ko magkaroon ng katulad mo ng shop, Sir. Ask ko lang, magkano ba ang puhunan sa electric fan repair shop? Okay, maraming salamat po, Sir Vargas, sa inyong tiwala. Dahil sa akin ay kayo ay humihingi ng advice at idea. Dito po ay hindi ako magmamagaling, sasagutin ko lang po ang inyong tanong base sa aking tunay na experience or karanasan kung paano nagsimula ng maliit kong repair shop. Pero shout out po muna sa lahat ng aking mga subscribers, lalo na sa lahat ng nag-like, nag-comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Noel Jailo, si Dario R, Ronald Rabe, Enting 63 TV Vlog, Marcelo Trambolo, Edgardo JR Dato, Mio TV Vlog, Bencio Berguño, Nobsay TV, Jeffrey De La Cruz, Lorenzo Advincula Jr., Andy Rabino TV Tech, Julrens Baleros, Enrique Bungais, Lindbergh Satorinas. Ganon din po sa mga silent viewers na nanonood kahit hindi nagko-comment, mega shoutout po sa inyong lahat. Magkano ba ang puhunan para magsimula ng electric fan repair shop? Para po sa akin, huwag po muna kayong mag-umumpisa sa malaking puhunan. Hanggat maaari po ay wala munang puhunan. Lalo na kung tayo ay hindi pa masyadong magaling o bihasa sa ganitong gawain. Ako po ay nagsimula muna sa mga lumang gamit. Lumang tester na arbor ko lang sa kaibigan, hand tools mula sa toolbox ng tatay ko. Tulad ng mga long nose, plies, cutter, screwdrivers at ilang mga gamit na hiram lang. At dahil walang puhunan, sa pwesto ay walang pangrenta. Kaya naisip ko na dito sa bahay ay pwede na. Ako naman po ay may konting kakayahan sa pag-troubleshoot ng ilang mga kagamitang pangbahay. At ang mga ito po muna ang aking ginamit na panimula. At syempre sa simula ay wala po akong stock na mga pyesa para pamalit. Saka lang ako makakabili nito kapag may customer na nagpapagawa. Dahil ang pambili ng pyesa ay hihingin ko pa sa kanila. Ganun lang po sa umpisa. At sa susunod na customer ay ganun ulit. Paulit-ulit lang hanggang dinodoble ko na ang binibili kong pyesa para magkaroon na ako ng mga stocks. Basta laging times 2 na ang bili ko dahil may pambili naman na ako mula sa bayad ng mga customers ko. At sa paulit-ulit na ginulong ng panahon, unti-unti na po akong nakakaipon ng mga pyesa at halos ngayon ay kumpleto na ang mga ito. Nagsimula sa isa, dalawa at nadadagdagan pa. Kung alin ang madalas na piyesang nasisira, ay yun dapat ang meron tayong stock. Katulad ng gamit sa electric pan, thermal fuse, capacitor, bushing, shafting, LC, stator at iba pang mga parts, ganun din sa washing machine. Dapat meron tayong mga timer, capacitor, gearbox, wash motor, spin motor at iba pang mga parts. Ito naman po ay hindi ko pinagyayabang, ibinabahagi ko lamang dahil sa aking ganitong mindset ay naging okay naman ang resulta ng aking shop. Basta tandaan, wala kang ikakalugi sa negosyo mong sinimulan ng walang puhunan. Ganun lang po sa umpisa. Kung may konting pera, kayong pangbili ng tester at mga hand tools, okay na po yun na panimula sa ganitong hanap buhay. Basta unahing i-develop ang sariling skills. Aral lang po tayo ng aral para maging bihasa sa larangan ng pagre-repair. Huwag magsasawa. Darating din ang araw na lahat ng mga customer sa atin ay magtitiwala. Okay, sana po ay na-inspire at natugunan ko ang katanungan ng aking subscriber. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Paki-like and share naman po nito para ma-inspire ko rin yung iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo. Ito po ang aking munting channel. Real life, big ass, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.